Upper Box! High touch na talaga. Wala nang touch. Kaya nga sila matagal dun kasi high touch sila. Hi guys! Welcome back to my channel! So kung bago ko sa channel ko, ako nga ba si Kate. Gumagawa ko ng random videos kahit saan at kahit kailan. Kung kaya ko matibat. Wing, 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 wing. Boomerang. August 3 na ngayon and it's 5:59 AM and ticket selling na ng Newest! Woo! Ate Jaja, dance with me! Woo! So San Yu in Manila is happening on August 31st and today is the ticket selling. So pupunta ko ngayon ng SM Makati to buy sa Ticketnet outlet nila. Mamayang 12 noon pa yung opening pero pupunta na ako dun pagkalabas ko, which is 6 AM and 6 AM na, so pwede na ako umuwi. Pero siguro ang gagawin ko kasi masama kasi yung pakiramdam ko kasi may sakit ako kahapon. Medyo hindi pa rin okay yung pakiramdam ko ngayon. So ang gagawin ko ngayon, dadaan lang ako ng SM Makati. Titingnan ko kung madaming tao. And then kung madaming tao, pipila na ako. Pero kung wala pang tao, uuwi muna ako para matulog. So for now, tingnan muna natin kung madaming tao na sa SM Makati. Let's go! Medyo napadaldal pa ako sa office, pero ayun, papunta na ako, 6:30 na, and let's see, balita ko meron ng mga nakapila para sa EXO booth, so tingnan natin. Mag-isa lang ako today kasi wala yung kapatid ko, may pasok pa siya until 12, and yun, 12 kasi yung ticket selling, so ako na lang muna yung pipila. Medyo masama talaga yung pakaramdam ko, so good luck sa akin. Tumigil muna ako dito kasi nakakahiya talagang mag-vlog. Nakakahiyang magsalita habang naglalakad, no? I am planning to buy upper box ticket. Tapos bibili na lang ako ng high touch. Yung transferable naman daw siya, so okay lang. Actually, initial plan is VIP with high touch. Pero dahil pwede naman palang bilhin, dadala ako sa upper box. Then mag-high touch ko kasi masyadong mahal yung VIP na may high touch. Tapos nasa gilid siya, gusto ko center. So sana center yung makuha ko sa upper box para hindi naman ako lugi sa pagtanggi ko sa VIP. Ang pangit lang kasi sa Ticketnet, wala silang, hindi ka pwedeng pumili ng specific seat. So sila yung mamili for you. Sana dumating yung time na pwede nang mamili yung mga buyers kung anong seats. Kasi syempre, kahit kung iisipin nyo na yun yung best seat para sa, kasi ang ginagawa nila, naghahanap sila ng best seat para sa inyo. Pero how sure are them na yun yung best seat para sa inyo, diba? So better if pwede kayong pumili ng seat na kung anong gusto nyo. Pero ayun, nahihiya pa rin ako mag-vlog, no? Sana magkaroon ako ng lakas na loob mamayang magsalita dito. So punta na ako sa Makati. Manonood din ako sa Exploration bukas. And kinakabahan ako, baka hindi kami makabili kasi ngayon pa lang may pila na doon. 2 hours later. Almost there. Kuya, may pila na ba doon for ticket na? Happy yan. Saan po ma'am? Sa XO? Hindi po. Sa New West. Yes. May na. Yung New West po, yung New West, ma'am. Ayan. Which? Saan po? Pangatlo. Okay, sige. Thank you, kuya. Wala akong listahan or what? Sige. Kanina ako mag-approach. Doon sa kanaka tayo. Thank you. Dahil may official number na kami, pupunta muna kaming McDo para kumain. And sabi naman sa amin, pwede pa kaming bumalik. Mamayang, pwede naman kaming bumalik ng before ticket selling, which is 12 noon. So, medyo boring din naman tumambay doon. So, ito muna kami. At kami muna ay kakain. Let's go! 12 seconds later. So, nakakain na kami. And ngayon, pabalik na kami ng Araneta. 10:30 na. Araneta. Ay, balik! Balik! Bumalik na kami ng SM Makati. 10:30 na. And,
ayun, doon na lang kami maghihintay hanggang 12. Medyo malayo-layo yung lakaran pa to kasi sa Greenbelt pa kami kumain. So, ayun, kita kids later! Later. Bali dito sa SM Makati, may namigay na kanina ng unofficial queuing number for EXO. Pero unofficial pa yon. Tapos kumuha na rin kami kasi pipila din kami for EXO tomorrow. And yung namimigay, nag-agree naman na kahit pipila kami for New West, okay lang naman na kumuha din kami. And then now, nagbigay na sila ng official queuing number. Yung nakuha namin is 62. And yung unang unofficial number namin is 55 and na-adjust kami ng 62 kasi hindi din agad kami nakapag-claim. So may mga nauna pa sa amin, which is okay lang naman. 10 PM, kapag wala ka pa dito, voided na yung number mo. So sayang lahat ng effort mo. So 10 PM, dapat nandito ka na and mukhang required ka talagang mag-camp out. So now, babalik na kami dun sa ticket net outlet dito para bumili ng ticket since 11 PM na. AM, 11 AM. Imagine, bukas pa yung ticket selling, August 4, August 3 pala ngayon, and 11 AM, bukas ang selling is 12. Pero pag kumuha ka ng official, as in official po to ha, yung galing talaga mismo sa SM Tickets, pang 62 ka na. Imagine, ganun ka lala yung queuing number dito sa SM Makati. So kung balak nyo dito kumuha at wala pa kayong queuing number, medyo mag-isip-isip na kayo kasi marayo-layo na talaga. 1 eternity later. It's starting. It's a sad life. It's a sad day. Hintayin natin mag-open, ha? Pwede ba yung kulang cash kaya kung kanyari? Hindi ko alam. Wala nang ang upper box! High touch na talaga. Wala nang touch. Kaya nga sila matagal dun kasi high touch sila. So I'm back home guys. And as you can see, nakapagpalit na rin ako ng damit kasi may pinuntahan na akong ibang bagay. May inasikaso na akong ibang bagay. So naka-uwi kami is around mga 1:15, mga ganun. And gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo about this experience. So first time ko kasing bumili sa Ticketnet sa SM Makati. So I thought initially na sobrang bagal ni ate, as in sobrang tagal. For number 4 kami, and more than 20 minutes na, pero nasa number 2 pa lang. And then when our turn, I realized na kaya pala sobrang tagal. Kasi ate is really trying to help those that are, yung mga term na nila. Sinusubukan talaga nila, as in, they're trying to help and like nire-refresh nila, nire-refresh. Sobrang tiyaga nila na sabihin mo, ate, patingin naman ng port ganito, ate, patingin ng port ganyan. Talagang hindi sila nagre-reklamo. Ginagawa nila, all smiles pa rin sila. And I really appreciate that. Hi, ate, na counter dun sa Ticketnet sa SM Makati. Thank you so much. So, yung naging pagpila namin sa SM Makati, always smooth. Laging smooth yung pagpila namin sa SM Makati. Pero ang pinagkaiba lang nito is siguro mas konti yung mga tao ngayon. Kasi siguro dahil Ticketnet and more on online yung mga tao. So, maayos yung pila, pinapila agad kami. May mga kasabay na kami sa EXO. So, magkabilang side yung pila namin. So, okay naman siya. Yung sa EXO, kung tatanungin nyo ako, sobrang haba na ng pila. Kung pupunta kayo sa mga SM ticket outlets, please huwag na kayo sa SM Makati. I think hindi na magandang idea na pumunta doon kasi nung ako, 11 PM pa lang noon, pero pang 62 na kami. So, I don't expect na makakakuha pa kayo kung nasa 100 plus na yung queuing number nyo, honestly. Kasi nung Twice Lights in Manila, nasa 100 plus kami noon and hindi kami nakakuha ng ticket. So, maghanap na lang kayo ng ibang ticket outlets na, yung mga SM outlets na mas feeling nyo mas konti yung pumipila kaysa pumunta pa kayo ng SM Makati. Though maganda talagang mag-camp sa SM Makati kasi sa loob nila kayo pinapapila. Going back sa Senyo in Manila,
Initially, as you can see, on the first clip, maiyak-iyak na ako kasi I really thought hindi ako makakapag-purchase ng ticket. The reason is that ang aking bibilhin talaga is upper box. But then, kapag sa outlets ka bumili, naka-hold yung upper box and sobrang limited na lumalabas. And I need like 3 tickets to... I need 3 tickets. So, walang lumalabas kahit isa and I was really sad. But of course, I didn't give up. Also, there is a problem about credit card. Hindi tinatanggap yung BDO credit card. I'm really, really, really annoyed. I didn't realize na yung credit card yung may problema. I was thinking na nagka-crush yung site. And nagulat pa ako kasi yung ibang mga tao nakakapag-book while ako hindi. So I thought it's because of like the traffic, but then I realized it's because of the card. Kasi yung sabi nung isang kasama namin doon sa SM Makati, nakapag-purchase daw siya through using other credit cards. So what I did was I contacted my cousin and then I asked for her credit card information and then I used her credit card. Tapos, ayun, I was able to successfully purchase a ticket. Unfortunately, hindi na kami magkakatabi ng mga kasama ko, but okay lang yun kasi okay lang sa aming umattend na magkakahiwalay kami as long as, of course, makaka-attend kami. It has been a stressful day and kahit stressful siya, I am so happy kasi I will be seeing Nuwes soon! Yes! Hindi ko maitaas yung kamay ko kasi hawak siya ng phone, nakahawak siya sa phone ko. Pero sobrang saya ko, guys. Masaya ko. Obvious ba? Hindi ba halata? So yun, I'll be seeing Minion for the 3rd time and the rest of Nuwes for the 1st time. So, sobrang excited ako. Sa lahat ng love na pupunta sa August 31, see you there, guys! And sa mga hindi pa nakakabili, meron pa mga available tickets, please purchase and let's sold out this, like, specific show is sold out natin tong Senyo and Manila. See you there, guys! And thank you for watching this video. Bye!